Hey guys, what's up? Welcome to Vlogmas Day 19 to 20. Kanina kasi 19. Ngayon 20 na. Wala akong na-upload. As in, wala. So, ayun. Ang gagawin ko ngayon is mag-edit ako ng mga photos kong pinopost at siguro at the same time pwede kong pakita sa inyo a walkthrough kung paano ko siya ginagawa. And paano ko siya in-edit. Maybe habang in-edit, walang cut-cut, roll lang siya. Siguro kung may cuts man, konti lang. So, pakita kung paano siya ginagawa at paano yung concepts ko recently. So, let's go. Okay, pili tayo ng photos from one of my sets recently. Recently kasi ang dami kong mga night shots ulit. Bumalik ako sa dati kong shots. At saka indoor. Sige, siguro indoor muna. Kasi indoor, bihirang-bihira akong gawin. Ito walang ilaw, ito walang setup, anything. It's just natural light. Medyo challenging to kasi di mo alam kung ilalagay mo, minsan iilaw, di mo makontrol. So ito, picture ni Ru. Na-edit ko na ata to, pero try natin i-reset at gawa tayo panibagong setup. So here, I'm using Adobe Photoshop CC para sa karamihan. Ito yung ginagawa ko minsan para rekta ka video edit. Alam na pag ang photos ko raw. Pero Lightroom pa rin, ganun. May edit na nga siya, so ayusin lang natin. Wait lang. Camera raw defaults. So ayan, bumalik siya sa pinakaunang napansin nyo is yellowish yung photo. So ang unang gagawin is tatry ko i-even out yung kulay. So ginawa kong blue yung temperature niya para makuha ko yung color na gusto mo. Ayan. So ayan, basically yan ang ginagawa, yung temperature and tint para makuha mo kung yung gusto mong color for your shots. Second is yung highlights. Titignan ko kung anong mga max and min and max niya sa highlights, tapos max sa shadow. So yun, ito yung tsura niya. So iniiwasan ko maging grainy yung photo kasi alam, yun ang sakit minsan pag indoor na tapos gabi pa, yun ang pinakaayaw kong kalaban is yung pagka-grainy ng photo. So yan, ang contrast, huwag mo nang galawin yan siguro mamaya na. Sa black, ito binababa ko, lalo na pag indoor shots, gusto ko makita yung shadows ng mga folds ng shirt, lalo na pag may tao. Yan, pag scenery lang naman, wala naman. Clarity most of the time hanggang 15 hours sisimula. Tapos tinataasan ko lang pag kaya pa. Lalo na pag outdoor tapos sobrang liwanag, yan, tinataasan ko para makita mo yung details ng tao. Vibrance, konti lang for now kasi very colorful yung shot. Excuse me. Saturation, konti lang. Gusto ko minsan may pagka para faded yung color minsan. So ito yung curves. Dami nagtatanong dito lagi kung bakit ginagalaw ko yung curves. Ito yung nagpapa-break ng black or nagka-crush ng black portions. Tapos nakita mo rin kung paano mo diliman o hindi. So ito, itong part na to, yan. Kita niya nagiging faded. So there are two points here na nagsisimula ako lagi. Hanggang dyan muna ako, above the middle part ng box na to. Tapos tinataas ako ng konti. So kita niyo medyo sobrang dilim. So bababa ako ng konti. Timpla-timpla lang din. Yan. Gusto ko lang ma-achieve na yung mga black portions ng shot. Like for example, itong hair ni Ruth. Ay, shit. Yung hair ni Ruth. Yan. Gusto ko para ma-clear out, hindi makita yung strands ng hair niya. So, importante sa akin yan for this shot. Hindi naman lagi, but yun yung staple na style ko for now. Gusto ko na para medyo edgy at the same time, very cataloged style yung shot. Ito, binababa ko yung shadow parts. Ay, highlights ata ito. So ito yung sa curves most of the time. Yan. Okay. Then next one, yung masking. Minamax ko ito para makita mo kung saan yung nakapart. Some part na nakafocus. But for this lens kasi, wide, parang konti-konti na yung difference ng focus at hindi nakafocus na part. So, minsan di grano lang. Luminance, ito, lalo na kapag grainy yung shot mo, taasan mo lang ng konti-konti ito, hanggang 15 siguro, para medyo mabawasan yung pagka-grainy. Pero pag well-lit na shot yan, kahit wag na. Face lang magagalaw. So, this is my favorite part, the colors. Colors kasi pinaka-importante sa akin to kasi mas nagagawa ko yung feel, yung mood ng shot ko dito. So, first and foremost, blue. Ang nakikita ko dito yung denim ni Ruth. So, yung ginagawa ko, tinataasan ko siya para medyo kita may highlights. Pupunta ko sa area ng greenish, bluish, so parang teal siya. Tapos yung green, kita nyo may konting green sa shots, pero very minimal lang. Wala halos nagagalaw, pero i-adjust ko pa rin yan bababa ng konti. So sa reds, kita mo yung skin tone ni Root tsaka yung logo. Medyo nababago, pero kalahati lang ng face ni Root.
So sa skin tone, ito pabantayan nyo yung red, yung oranges, yung yellows, and yung magentas. Lalo yung magenta, kitang-kita nyo na medyo malapit siya sa face ni Ruth, pero hindi siya nagagalaw. So siguro red pa rin na nababasa ng Photoshop for that one. So oranges, ayan, yung part ng skin ni Ruth na babago. So I'll make it look reddish para from the ref, medyo red ang shade sa kanya. Ito sa yellow, doon tumama sa skin tone niya. So what I did was in-even out ko lang hanggang sa kalahati na face niya. Saturation, ito yung part na siguro, wait lang. Itong aquas, minsan tinatamaan din pala ito ng blue, so siguro try nyo rin tansyahin ito. It really depends on how you edit talaga or what's the color that you have in mind. Saturation, kasi minsan sobrang pop ng colors, minsan nagiging casual lang siya. For me, it's just my preference naman, hindi naman lahat. So what I always do is minsan binababa ko lang konti to make it look edgy and at the same time medyo urban yung style niya. So may faded parts, lalo na yung red sa skin tone, yun ang kita to. So kanina, like what we saw, ang yellow part is yung pinaka main skin tone niya. So binababa ko lang ng konti yan. And then yung wall, tinamaan siya ng aqua. So, binababaan ko siya. There you go. And sa purples, ito yung loob ng ref. Ayaw bakit naging kulay ganun. So, what I did was, I just decreased it and maxed it out. Yun naman yung nabago eh. Sa luminance, hindi masyado kasi night shot eh. So, it just pops off. It just takes out the color ng mga drinks. So, yeah. Yun ang masyadong ginalaw. Pero sa blue, tinaas ako lang na konti para makita ko na konti yung detail ng denim. And next highlights, gusto ko medyo bluish siya kasi ito yung feel ko for the denim one. Pero ay, wait lang, masyado ata. Either blue or yellow, but I think it's not working. Wait lang. See, minsan talaga, kahit meron na ako naisip na style sa utak ko, kinakontest ko rin yung kapag ginagawa ko na kasi wala, minsan talaga hindi siya nag-work. It looks good in your head, but in the output, hindi. It happens talaga. Shadows, huwag nyo masyadong paglaroon ito kasi lakas lang. Pero if you have an idea, pwede mo yan. Ito just, kung nilagay ko sa blue part, itong part na to, sobrang taas na ng damay, diba? So, minsan yellow, yan, para skin tone, tatumaan. Excuse me. So, dito naman, ito yung isang part na laging nagulat lahat, bakit? Ito yung nagpapatilan orange. Pero ito, yung blue primary at tiyatamaan niya madalas is yung, well, yung mga dark parts right here, like yung sa medyas, kita yung brown, yung skin tone, at yung mga reddish na parts. So ayan, pag binaba ko na to, diyan, kita yung namumula yung face ni Ruth. Pag tinaas ako naman, greenish. So it mixes with the colors. So ayan, yung mga primary parts yan. Sa red, ang ginawa ko lang, gusto ko lang babaan ako, tapos i-desaturate ko siya ng konti. Ayan. Tapos basta titimplay ko yan hanggang sa maging tama out yung skin tone. Ayan. Para matiraman lang yun. Sa green, wala naman tayo sa pansin green kanina. Pero, dito tinatamaan yung mga parts na ito. Yung denim, pag tinaasan mo, tapos pag binaba mo, medyo back to blue. Pero may pagka pale yung part ng face ni Ruth. So, sa blue primary, ito lang. Binabaan ko lang ito, pero dinsaturate ko rin. Tataas ko pala. Medyo naging grainy yung photo, no? Ito yung ayaw ko minsan kapag medyo binamax mo yung mga colors, eh. So you have to really be careful dito. Ayan. So what I did was, pag ganyan, balik lang tayo sa umpisa, check natin kung ano pwedeng galawin. For example, yung ito, yung shadows. Tapos yung sa binababaan ko to, and then binabawi ko lang sa whites. So, given indoor shot siya, yan yung disadvantage minsan na parang ang grainy, parang phone cam, pero yan, iwasan mo rin yun eh. So, yan. Babalik lang natin. Wait lang. Yun. So, there you have it. Di masyado na control yung lights kasi, well, you know, obvious nga, kasi kitang-kita natin yung na medyo limited tayo sa light. So, yun. Wait lang. Babaan natin yung blue. So, yan. Medyo nabawasan yung pagka-grainy. Pero nabawasan naman yung pagka-denim. There you go. First photo. And then, next one, hanap tayo. This is indoor one. So, let's look for an outdoor one na umaga.
There you go. So yan, ito yung shot ni Root. Outdoor siya, overexposed kasi medyo nasunog yung face dito. I mean, by sunog, sobrang white. So what I did was, there you go. So same halos siya ng raw options ng set kanina sa Photoshop. So, ayan, makita mo kung ayan, overexposed siya dito. Anyway, going back, so same lang siya halos. So what I have to do is, mas may control ka na dito kung ano yung parts na ma-edit. But first, let's do the basics again. The temperature, sobrang blue for a sunny day. I think you have to just maintain it here. Sa tint, tingnan mo na kung ano pwede. Siguro green. I think we're gonna go with green this time. So highlights. Again, yung minimum ng highlights and max na shadows. So I think medyo sunog dito yung shot. So what I have to do is lower the exposure. And then tingnan natin kung ano mag-work sa skin tone ni Ru. So I think yeah, medyo sunog na. So siguro hanggang dito muna, 50. And then so whites, oh my god, nadami. Pero yan, so whites, tingnan natin. And then sa blacks, ito yung part na pwede mo darkening skin. So here's the problem right now. So dito pa lang sa basic part, we can see na sobrang yellow ni Ruth. At sometimes hindi siya ganun kaganda for photos and it might make the picture look weird or the subject weird. So for me, I think there's a proper skin tone naman. So, let's do that later. So, again, here with the curves. Laki ako lang ito para makita niya. Ayan. Again, start with the middle part. I have 2 points right here. Ayan, yung pang fade. Okay. Ayan yung pang fade ng shot. Ay, sorry. Sumama. Kita niyo, nagka-crush na yung black parts. Ayan, there you go. So, what I have to do right here is I need to know kung ano yung pwede kong i-max out lang kasi ang hirap kapag for example, itong pag binabaan ko to, wala na, sira na yung shot. So what I did was like unti-unti lang ako. Yeah. Then eto, pupunta na kagad ako sa you kasi gusto ko na malaman kung ano yung pwedeng gawing skin tone for me. So again, red, orange, and yellow or minsan magenta. So, ito for now, yellow magagawa ko. And this skin tone, ayan. Hindi siya tinatawa. I think yellow again at tinamaan. And sa orange. And pag ganyan, desaturate ko siya ng konti. Ayan. Para medyo bumaba lang yung tama, no? Ayan. Okay? So, what I did was, medyo nababother pa rin ng konti. I think down the line, we're gonna fix that. So blue, yan yung parts, ang daming blue kasi yung building and then yung sky. So yan, na-try ko lang siya mas maging edgy na konti. Aqua, not much. Saturation ng blue, maybe, konti. Yung greens, I think I have to yan, kinaga ko siyang medyo dark kasi pag streetwear or something, minsan yun yung vibe ko for it. Personal lang naman. Yan, minsan sobrang green or just a bit of light, yellow green. Sa magenta, wala naman tiyatamaan. So, luminance. Sa blue, masyadong magmumukong poster. So, I have to max it out. Sa skin, yan. So, magiging white si Root pag tiyatamaan masyado. So, yan. There you go. Okay, so for now, that's what we have. For the highlights, again, na pag outdoor, minsan blue or yellow lang ako. Let's see what looks. Oh, this looks vintage masyado. So, ito tayo sa blue. A bit too... Forget about this saturate ko sa konti. Pero I think I'll start with the yellow one. Yeah, para medyo ano. Tapos babalik daw sa you to check the skin tone again. Yun, okay. There you go. So, hita nyo dito yung pag-close-up, kung anong kulay niya. So, ayan, medyo okay na rin for me, for this shot, or for this theme. So, masking task ko ulit. Luminance, just a bit. Pero mamaya, I think ito, sabi ko nga, luminance pag outdoor, minsan yung face mo na tiyatamaan. So, just maybe 10, para maayos yung sa face. But Root is not, not that flawed. Kasi, she has fair skin. So, ayun, maganda naman. So for this one again, ito na yung camera calibration colors. The blue primary, tatamaan niya yung face. Minsan, so ayan, nagalaw yung skin tone niya. Hindi yung sky. Weird, no?
this one. Yeah, and okay, so we have a good mix of colors. Sa skin tone, medyo okay na siguro tayo doon. Okay, there you go. So I think that's pretty much it for this shot. But what I want to do is like, yung double border sa sky. So what I do is like, yeah, I'll just make it look fair para maayos lang. There you go. Yun, okay. Versus highlights, medyo nababother kasi. Yeah, parang bababa ako. Ay, shadows pala. Yun. Clarity as usual, 10. Vibrance, just 5 right now. Kasi sobrang pop na ng colors as is. And saturation, konti konti. There you go. So I think that's pretty much it. Sa red, sa mga curves, paglalaro ko na lang to. Kasi hindi pa rin ma-explain ito na maayos. But, minsan feel ko kung ano pwede ilagay dito sa shot na to eh. Yan. So, that's how I edit and yun ang workflow ko kung paano ko gawin yung colors, paano ko rin edit yung iba. So, I hope you guys enjoyed it and sana may natutunan kayo kahit pa paano. Especially sa mga tao nagtatanong sa akin paano ang workflow and paano ko i-edit, anong gamit ko. I hope I answered the questions and hope you enjoyed this video as well. So, before anything else, I hope you guys check out my channel, hit that subscribe button. And if you want to get notified every time I come up with a new video, ring mo lang yung bell para magkaroon ka ng notif every time may bago. So that's all for now. Make sure to stay tuned for more. Cebu AP, peace out.